Dalawang linggo mula nang mangyari ang malakas na lindol, pumunta ako sa Bohol para maintindihan ang nangyari. Pumunta tayo dito ngayon para magbigay ng assistance. Kasama natin si Dr. Hannah from Animal House para tulungang manggamot at magbigay tulong doon sa mga hayop naman na nangangailangan ng paggamot at atensyon. Ang Katigbian ay isa sa mga bahay na nasa lanta ng lindol. Anong nangyari? Lindol, makakapasok pa ba tayo sa loob? Pwede rin, kaya lang pabigla-bigla kasi baka may ano pa. Baka mahina pa. So, bilang ito nga isa sa mga lugar na hindi masyado napupuntahan ng mga organization para magbigay ng relief goods, napili natin itong bayan ng Katigbian para magsagawa ng medical mission. Hindi lang doon sa mga tao para magbigay ng mga kakaunting tulong, pero pati doon sa mga hayop, mga alaga nilang hayop, na mabigyan natin ng atensyong medical. Sinasabing ang mga hayop ang unang nakararamdam ng paparating na sakuna. Yung lumindol ba? Ano nangyari doon sa kalabaw mo? Nung paglinog, dagan. Dagan, ano nangyari? Dagan-dagan. Patutakbo daw. Nagtakbo-takbo. So, paikot-ikot, ganyan. Kaya naman, nagsagawa kami ng isang medical mission kasama ang Provincial Vet Office. Bibigyan ng bitamina at pamurga ang mga kalabaw. Yung mga, oops! Medyo matigas ang ulo nito isa. Sige, wag na lang itali. Dito na lang sa labas. Nagbibigay tayo ng services doon sa mga nabiktima ng lindol kasi... Ito kasi mga hayop na ito yung gagamitin nila sa pagsisimula ulit, pagpagawa ng bahay, pagpagawa ng mga nasira sa kanila. Napakahalaga na mapanatiling healthy itong mga hayop na ito. Yung iba sa kanila buntis, may sakit, yun yung bibigyan natin ng attention. Alright. So, bigyan natin. Vitamins na. Vitamins to, tsaka purga. Purgahin natin, ha? Oo. Oh, huwag mo na. Yun. Thank you. Okay. Isa ka, iba? Linta, may linta. Pneumatic ba? Magdudugo lang yan. Kasi may yung dulo ng pneumatic, merong ano to eh. Meron tong anticoagulant. Kuha ng ano, alcohol lang. Okay, so itong pneumatic na to can grow to as big as a finger and then engorge itself with blood. Kapag madami minsan pneumatic, nabubuhay ito dun sa areas na may mga ponds, may mga bodies of water na maliliit. Kapag naglublub sila dun sa mga lugar na yon, dun yung kakapit. Kapag kumapit, they suck in blood. It causes anemia and sometimes transmits a lot of diseases. Kaya importante na matanggal itong mga ganito.